ito po yung sinasabi ko na potash na gagamitin natin sa ating paggabo ng mga ka-farmer. Ito ay potassium at saka ito triple 14. Good morning mga ka-farmer. For today's vlog, ang gagawin natin is mag-aabono tayo sa ating mga pananim na kamatis. Weekly po ang ating pag-aabono. Ang gagamitin natin na abono is potash at saka triple 14. Punta po tayo sa ating pananim na kamatis mga ka-farmer. Medyo malapit lang naman ang sakahan ko sa aming tahanan eh. Kaya let's go. Dito na po tayo sa ating pananim na kamatis mga ka-farmer. Ang gagamitin natin ay putas kasi start na siya mag meron na siya mga bulaklak. Putas at saka triple 14 lang kasi ito yung nakasanayan ko eh. Ito po yung sinasabi ko na putas na gagamitin natin sa ating paggabo ng mga ka-farmer. Ito ay potassium at saka ito triple 14. Pag mix po ng ating abono mga ka-farmer ay isang punuin natin to, tapos isisikubalento 144 liters. So ang gagawin natin is 10 lata ng potassium at saka 10 lata ng 14-14. Kasi ang kadalasan kong gamit mga farmer is drenching kasi yon yung nasasanayan ko. Hindi po ako nagsa side dress kasi medyo malaki sa gasto. Tsaka maganda yung drenching kasi direct sa plant ma-absorb niya. So ito na po yung sinasabi ko na kamatis ko na may mga bulaklak na po siya. So mga ka-farmer, sa pag-aabono po, bali sa isang puno ng kamatis, ang ilalagay natin is dalawang tinapa na sardinas, dalawa nito. Since nag-start na siya magbulaklak is kailangan na niya ng maraming makakain para sa pagpatuloy ng kanyang bunga. Yan po mga ka-farmer. Ang kagandahan lang kasi mga ka-farmer pag potassium at saka triple 14 is hindi matigas yung loob ng kamatis at saka maganda yung quality niya talaga. Kasi yung putas is nakapagbigay siya ng magandang appearance ng kamatis. Yan na po mga ka-farmer. Salamat po sa inyong pagpanood at sana po suportahan niyo po ang aking YouTube channel at sabay-sabay nating iangat ang agrikultura ng Pilipinas. Para sa bayan po ito.